Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago sumapit ang malakas na buhos ng ulan nitong mga nakaraang araw, hindi pa't ibinabalita sa atin na nasa critical level na ang mga deposito ng tubig, ang mga dam, at tayo ay binigyan ng babala na baka mauwi sa pagtuyot o kakulangan sa rasyon ng tubig dito sa Luzon. Palagay ko, marami sa atin na nagdasal na sana'y madagdagan ng tubig ng mga dam o ng deposito ng tubig, kaya nagpadala ang Diyos ng malakas na ulan. Bagamat sa iba, ito ay mukhang sakuna, ito ay pagpapala pa rin para sa ating lahat upang tayong lahat ay makinabang sa tubig ng buhay. Pero pinapanalangin pa rin natin ang mga nasalanta ng malakas na ulan at mga pagbaha. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan at hindi mabigyan ng anumang karamdaman sa katawan. Ipagdasal din natin na sana'y bumuti na rin ang ating panahon upang magawa na natin ang mga karaniwan nating ginagawa at bumalik tayo sa ating mga paglilingkod at paghahanap buhay. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't ganun din ang nangyari kay Jose, ang anak ni Jacob o ni Israel, nung siya ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, hindi ba't siya'y itinakwil at halos patayin ng kanyang mga kapatid? Pero ang ginawa nila ay ipinagbili nila ang kanilang kapatid sa isang sale trader, sa isang Ehipsyo. Hindi nila akalain na yung pagtakwil nila sa kanilang kapatid ay magiging daan upang sila ay masagip sa kagutuman, upang sila ay masagip sa pagkauhaw dahil dumating ang araw na naging tagapagligtas nila si Jose, ang buong angkan ni Israel, upang makatawid sa kagutuman. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't ito ang piniling bayan ng Diyos? Ang bayang Israel ang siyang piniling bayan ng Diyos upang kanyang samahan sa kanyang paglalakbay? At totoo ang Panginoon mula sa kanyang salita hanggang sa kanilang pagbalik sa lupang pangako, sinabahan sila ng Panginoon, pinagpala at sinabayan sa kanilang paglalakbay. Tayong lahat ng mga bininyagan sa Espiritu Santo ay kaanib din ng bayan ng Diyos.
tayo ay kabilang sa kanyang pamilya at kasama sa pangakong kanyang tinutupad magpasanggang ngayon ay ang pagsama sa atin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Tayo'y sinasama ng Panginoon doon sa kanlungan ng kanyang amang nasa langit sa pamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Ang pangako ng Diyos ay tinutupad na siya'y sasama sa atin hanggang huli. Ngunit, dito sa mundong ito, tayong mga tagasunod niya, lalo na ang mga tinawag na mga siwa ng kanyang sambayanan, sinusugo tayong katulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Bagamat sinasamahan tayo ng Panginoon sa ating banal na paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan, hindi siya nangangako na matamis ang ating mga daraanan. Sinasabi pa nga niya, sa gitna ng mga asong gubat, mayroong mga kapahamakan at may mga panganib kayong mararanasan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong talino, talino ng mundong ito upang angkinin ang buhay na ganap at maging tapat na katulad ng isang kalapati. At kapag pinagsama natin ang ating karunungan o ang talino at ang ating katapatan sa Diyos, kahit na maraming mga asong gubat na maaligid sa paligid natin, hindi tayo mapapahamak sapagkat nakatingin sa atin ang Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami tayong kinatatakutan sa mundong ito, pero huwag tayong basta mabahala. Huwag tayong maduduwag na suungin ang buhay. Tandaan lamang po natin ang buhay na ito'y dinaraanan lamang natin. Ito ay pagsulyap lamang sa tunay nating maranasan sa piling ng ating amang nasa langit. Basta't makinig lamang tayo sa kanyang anak na si Jesus. Pakinggan ang kanyang mga salita, isabuhay ang salita ng Diyos. Maging matalino sa mundong ibabaw, gamitin ang talino, hindi upang maangkin ang kayamanang panglupa, kundi upang mapasa atin ang kayamanang panglangit. At huwag na huwag aalisin ang pagtapat ng ating puso sa puso ni Jesus, ang pagtapat ng ating isip sa isip ni Jesus, ang pagtapat ng ating mga kamay sa mga kamay ni Jesus. Inaasahan tayong maging matapat sa kabila ng mga pagsubok na ating inaranasan, mga hamon ng daigdig na ito, mga tuksong umaaligid, kapag nanatili kang tapat, daig mo pa ang isang matalino. Kapag nanatili kang tapat, lalong magiging tapat ang Diyos sa iyo at lalong diringgin ang ating panalangin at tutuparin ang kanyang pangako hanggang huli. Ano ba ang panalangin mo sa mga sandaling ito? Ano bang ipinamamanhik mo sa Panginoon sa mga sandaling ito? Bago mo pa man sa ito'y sabihin sa Kanya, batid niya na ito at alam niya ang laman ng iyong puso. At sinasabi ko sa iyo ngayon, kapag gagalimitin mo ang iyong talino upang marating ang kaganapan ng buhay, kung mananatiling tapat ka sa iyong pananampalataya, ang pangako ng Diyos ay tinutupad na sa mga sandaling ito. Kaya nga, sabi niya, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ano mang ipamanhik natin sa ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno, tanggapin natin na ito'y nasagot na, sapagkat sa una pa man, kahit pa nung una pa man sa panahon pa nila Isaak, nila Jacob, tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod na henerasyon. Maging matalino sa iyong kabanalan, maging matapat sa iyong pagmamahal. Amen.